Okay, good morning everyone. Good morning mga chang. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga parts ng ating mini sewing machine. So, may front view at saka yung back view. Okay, sa front view, we have, syempre yung handwheel nandito. Ito, nasa harapan na to. Ayan. And then, we have the reverse button. Ito ang tawag dito, reverse button. Pag nandun ka sa, nagsisimulang manahi, ano, ipupush mo lang siya pababa para babalik siya, parang closing, ano. And then, doon sa pagtatapos ng iyong pananahi, pipindutin mo din ito. And then, we have the power on and off. Ito. Pag nandito siya, syempre naka-off. Kung ayaw mong gamitin yung foot pedal, dito, ilalagay mo lang siya sa low and then sa high. Pwede mo siyang gamitin, ano? Yan. And then, pag dito, mas mabilis ang takbo. Ayan. Okay. And then, we have the pattern selection dial. So, meron ditong 1 to 12. As you can see, kung number 1, dito, ganyan. Straight lang yung kanyang tahi. So, yun ang magpapakita. Dito ninyo i-adjust, ano? So, hanggang sa pwedeng sa mga edging din. So, ito ang gagamitin mo. Ilalagay mo lang sa number 5. Yun. Simula sa number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iba-iba na yung kanyang stitches. Ito lang yung straight line. Ano? 1, 2, 3, 4. So, dito yan. Ito lang sa pattern selection dial mo. Yeah, adjust. Okay. And then, we have maganda dito, meron siyang thread cutter, ano, hindi mo na kailang humawak na sinulid. Pagkatapos mong matahi yung tela, ilalagay mo lang dito yung dulo, makakat na siya kasi may cutter dyan. Next is, maganda din siya kasi meron siyang light. Yan. So, kagaya ko, malabo na ang mata. Ayan, makikita mo ng maayos yung tinatahi mo kapag sinindihan mo yung light. And then, we have the needle clamp. Yan, makikita mo yan. Dito inilalagay, ano, itong pagtanggal, dito mo iluluwag, ano, yung needle clamp para matanggal mo pag nabali yung karayong, pag pinalitan. And then, higpitan mo lang siya kapag ipinasok mo doon sa kanyang butas. And then, we have what you call the needle clamp screw. Ito yon. And then, nandito yung ating bobbin. Ano? Bottom bobbin. Ayan. Ito, dito nyo ilalagay. Meron din tayong extra na bobbin na may nakalagay na sinulid. No? In case na maubos yan, nasa kalagitnaan ka ng pananahi, pwede mo agad ilagay. Okay, so we have also the upper thread tension, ito, upper thread tension, and then the take-up lever, ito, take-up lever. So, yun ang mahalagang parts, ano, ng machine in its front view, okay? So, iba-iba yung parts ng machine, depende sa machine. Merong mga manual sewing machine, merong tapakan ano dun sa ilalim. Pero in this case, no, kasi nga mini lang siya, ito yung ibinababa, no, sa ibaba. Ito yung foot pedal niya, no. So kung hindi kayo gagamit nito, pwede din naman dito. Kaya lang, syempre, busy yung kamay mo pag nananahi. So hindi mo mahahawakan yung control ng tela. Next, let's proceed. Ano, syempre, ito yung handle niya. Let's proceed. Ayan, sa back view. As you can see, ayan. So, sa back view, we have the bobbin winder pin. Ito yung bobbin winder pin. Bobbin winder stop naman ito. So, ipupus mo lang siya doon. Ayan. So, pag umiikot siya, pag nawalan siya ng ano, ng sinulid, dito mo siya ililipat. And then, galing dun sa isang malaking spool ng sinulid, dito siya. Ito, ikakabit mo ito dito para magkaroon siya ng another pag mag-refill ka ng sinulid. And then, the bobbin winder tension disc. Ito yon. Kasi dito mo ilalagay yung sinulid, ano? Papunta dun sa harap. Next, we have the presser foot lift. Ayan, ito po.
Kapag tapos ka na at aalisin mo na dito, itataas mo siya. Kapag ibababa mo siya, yan, ibababa mo para bumaba yung presser foot. Next is the drawer. Ayan, dito sa harap, meron siyang drawer. Yung ibang machine, syempre, ibang style. Yung iba, walang ganito. Yan, lagayan mo ng mga halimbawa ng sinulid o di kaya ay mga maliliit na tools, ano? Kagaya ng needle threader. And then, we have also, syempre, lahat ng makina, ito ang mahalaga, o may presser foot. Nang lahat yan. Next, we have the AC-DC input. Ayan. So, ito po yung para dun sa pedal foot, and then, as a foot pedal. And then, ito po yung para sa AC-DC input. Ito po. So, pag tapos ka ng manahi, pwede mong tanggalin yan. Ayan, para wala siyang connection sa kuryente. Electric po ang gamit natin dyan. By the way, pwede rin naman po na battery, no? Battery operated, kasi meron po siyang lagayan ng battery sa ilalim, ano? So, 6 AA battery ang pwede mong ilagay dyan. Aandar po siya. And then, ang kagandahan nito, meron po siyang ayan, kasamang parang measure, ano, ruler dito. Sa ibaba, ano. So, kung magsusukat ka, ilalagay mo na lang siya dyan. Masusukat mo na yung tinatahi, kung gano'ng kahaba. And then, may kasama po siyang, ito. Ayan. May kasama po siyang extension board, ano. So, ilalagay mo lang siya dito. Ayan. So, pwede ka nang manahi ng komportable kasi hindi nakalaylay yung iyong tela. So, para po sa ating video na ito, kung nagustuhan po ninyo, please like and press the follow button for more videos. Thank you!